Okay, linawin natin yung sinabi ko kahapon tungkol sa adultery, ano, or kabit. Kasi parang na-misunderstood ng marami dyan. Meron nag-message sa akin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pati ilan na, na mga Pinay na married to Taiwanese. So, ang problema po nila ay ganito. Yung asawa po nilang Taiwanese ay may kabit na Pilipina sa kasama nila or nakasama nila sa trabaho. Ayun. So, ang mas malala eh, nabuntis pa yung babae, yung Pilipina. So, kung sino yun, kung may kilala kayong mga ganun, tulungan nyo naman ang asawa, no? Isend nyo yung information ng babae para matapos na yung kaso nila. Anyways, to continue. So, para naman sa kaalaman ng lahat, ano, baka pares kayo ng sitwasyon. Ang unang tanong, may bayad ba kapag nagpa-file ng kaso? So, ang sagot po dyan ay wala. Kapag kompleto po yung impormasyon, tulad ng pangalan, address, at lahat ng ebidensya, lalo na yung mga ebidensya po, dapat naka-print out na po siya, hard copy, pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na police station. Tapos, magbigay kayo ng statement. At yung mga nirereklamo mong tao, hahanapin niya ng mga police. So, ganyan lang po siya kadali actually mag-file ng kaso. Kaya nga sinasabi ko na huwag aakalain ng mga Pilipino dito na hindi kayo pwede file ng case kasi may nangyari dito sa Taiwan. So, you're supposed to abide sa batas dito.